Bawat anggulo ang bubusisiin, lahat ng panig uusisain, ilalahad sa publiko, punto por punto. Makakaharap na po si Janet Lim Napoles sa Senado sa November 7 sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa pork barrel scam matapos na pirmahan ni Senate President Franklin Drilon ang sampina para sa kanya na matagal lang iniuungot ng chairman ng komite na si Senator T.G. Gingona. At kaugnay po niyan, makakapiling po natin sa linya ng telepono, Senator J.B. Ejercito. Senator, umagang kay ganda po sa inyo. Yeah, umagang kay ganda rin, Duning, at sa ating mga taga-panood at taga-panood, maganda umagang po sa inyo. Ano po bang forecast nyo, fearless forecast nyo? Magsasabi po ba ng totoo, kakanta ho ba itong si Janet Napoles o hindi? Eh, yan naman ang inaasahan po natin at inaasam, no? Duning, kasi, alam mo, sa aking palagay din na siya na nga pwede magsabi kung sino talaga ang kanya mga nakausap, kung sino kanya makakakunsaba. So, siya talaga ang pinakamagandang maging resource person o pinaka-witness kasi siya po talagang pinaka-master ng krimen na ito. Pero sana nga lang po, ako yung maasana po ay sabihin niya ang katotohanan para matahimik na ng taong bayan at manaman natin ang buong istorya para hindi na ito maulit yung krimen ito. Kaya lang, narinig ko rin Tunying na balak din daw na i-invoke yung right to privacy at para hindi siya ma-incriminate. Eh, sa akin lang, wag naman po sana kasi gusto rin ng ating mga kababayan na manaman ang katotohanan ng sa ganun gaya ng nabanggit ko, wag nang maulit itong krimen na ito. So ang inyo pong request, wag ninyang i-invoke yung karapatan na yon na lagi pong ginagamit ng ilang mga testigo dyan po sa Senado? Yun na nga po, Tunying. Alam naman natin yung bad experience natin dyan. Yung panahon po ni Gloria Arroyo, si SG, ay yan po ang ginagamit o yung kanyang privilege niya. Sana po ay huwag naman pong gamitin ni Janet Napoles. Sa ganun ay manaman natin ang katotohanan kung sino ang kakunsaba niya, paano niya ginawa, kung sino ang kanyang kausap para makapag-introduce tayo ng mga legislation na talagang may iwasan na, no? Yung ganitong klaseng krimen o panloloko dahil yan po ay pera ng taong bayan. Bagamat pare-pareho po siguro tayo na naninindigan na ang pagsasabi niya ng totoo dito ay makabubuti sa lahat, pero sa isang practical na usapan, meron po ba tayong maiaalok kay Mrs. Napoles para po mapagsabi siya ng totoo? Kumbaga, kaliwaan ho ba? Well, may mga nagano po niyo, no, na siya po'y babigyan ng immunity. Palagay ko naman, habang siya po ay nasa ilalim ng pangangalaga ng DOJ at NBI at kung siya po ay pupunta sa Senado, siya po ay mabibigyan ng immunity habang siya po ay nandoon. At siguro naman ay hindi naman siya dapat matakot na dahil talagang buong pwersa ng PNP, ng NBI ay talagang pabantayan naman po siya dahil ganun siya ka-importanteng witness, no? O lalo na sa kasong ito dahil gaya ng nabagin ko ito, siya talaga ang pinaka-master nitong krimen ito. Kaya wag siguro kung siguro din na aalahalahanin ay wala naman siyang dapat ipangamba. Pwede po bang, halimbawa, gustong-gusto nang magsalita nitong si Mrs. Napoles tapos aawatin ng kanyang abogado? Pwede po ba niyong aksyonan yung abogado? Well, ano eh, nasa sa kanya rin po yun, no? At katuloy, kaya palagay ko pag nandun na siya ay sana po ay makita niya na talagang iniintay ng taong bayan to. At syempre kapag Senate Blue Ribbon hearing yan, alam niya na ang buong sambayanan ay nakatutok. At sana maisip din niya na yung importansya, no, nitong pagdinig na ito na malaman ang buong katotohanan. At sa ganun, ako naman to yung finally yung ano, no, na yung mga walang kinalaman, maklear naman yung pangalan. At kung talagang may kinalaman, dapat talagang palagot. Opo, dalawang punto na lang po. Kaninang madaling araw po ay isinugod sa ospital si Janet Napoles, although sa Santa Rosa din po naman yung ospital dahil meron daw pong iniindang karamdaman. Kayo po ba, Senator, ay naniniwala na talagang makakaharap si Napoles o baka po magkasakit sa November 7? Eh, wag naman po sana, no? Kasi parang naging madalas nang nagiging excuse yung medical condition, no? Kapag nagkakaroon ng ganitong pagdinig, karamihan nga ito yun, parang ready, naka-ready ng naka-wheelchair na mag-a-appear. So, wag naman sana. Ako po'y
nagdarasal na para naman matapos na rito controversial. So, syempre kami rin, hindi na mga bagong senador, ay kahit papano ay gusto namin matapos nito dahil syempre kami rin ay nadadamay at para makamove on na tayo, no? Ang ating buong bansa ay makagalaw na at makalabas na rito sa issue ito. Ito na po yung huling tanong. Medyo matagal po ang mga araw na pinalipas ng Pangulo ng Senado, Senate President Franklin Drilon, bago po niya pasyahang pirmahan po yung subpoena. Sa tingin po ninyo, ano ang nakapagpapressure, ika nga, kay Senator Drilon para po magbago ang kanyang isip? At gaano po naapektuhan ng Senado dahil po sa hindi pagharap agad ni Napoles sa Senator JV? Palagay ko, tuning ang nakapagpasya kay Senate President Drilon ay yung unang-una yung public clamor at siyempre yung ano na rin, siguro sabi niya ay dadaanin na lang sa caucus at siguro naramdaman din niya na ang mayorya o karamihan ng mga senador ay pabor, no, na si Janet Napoles ay bigyan ng subpoena upang siya po ay makapunta at makaharap, no, sa Blue Ribbon Committee hearings. Kaya sa tingin ko, naging, kumbaga, hindi niya na pinirmahan na lang niya po, hindi na kami natuloy mag-caucus doon dahil tingin ko alam niya na karamihan sa amin ay pabor na humarap po si Janet Napoles. Senator JV, salamat po sa inyo oras at umagang kay ganda po sa inyo. Kagabi pa ho namin kinokontak si Attorney Lorna Kapunan bilang pagbibigay ng chance sa kanila na makasagot pero hindi po nila pinaunlakan ang aming pong tawag. Sa ating pong poll question, ang ating pong katanungan sa inyong tingin, kakanta ba si Janet Napoles sa Senado? Ang nagsabi ng oo, 13%. At ang nagsabing hindi, 87%. Sa hinaba-haba man daw po ng prosesyon, sa Senado rin pala ang tuloy. Nagpapasalamat tayo dahil natauhan po si Senate President Franklin Drilon na ang pagtanggi niyang pirmahan ng subpoena para kay Ginang Janet Lim Napoles ay pwedeng mabigyan ng mali at iba-ibang pakahulugan. Pinapatibay po nito ang duda na close nga sila batay na rin sa mga larawan nila na una nang napalathala. Pero bukod dito, naisip po marahil ng Pangulo ng Senado na ang pagtanggi niyang humarap si Napoles ay pwedeng maging mitsa ng pagbagsak ng kanyang liderato. Isipin niyo lang po, kung nagkabutuhan pa ang mga senador at kung mayorya ang sumopla kay Drilon, yun po ay pwedeng ipakahulugan ng vote of no confidence sa kanyang pamumuno. Sayang nga lang po ang mahabang panahon na inubos sa kahihintay sa ballpen para mapirmahan ang subpoena. Mantakin po ninyo, November 7 pa, haharap si Napoles. Mahabang panahon pa para mag-practice sa pagsasabi ng totoo o pagsisinungaling. Ito'y kung talagang siya haharap sa Senado. Ang napaulat po kaninang isinugod siya sa ospital dahil sa masamang pakiramdam, nakikita po ng iba na isang masamang palatandaan na baka siya tinamaan ng sakit na tinatawag na ribonitis. Sakit na tumatama sa mga ayaw humarap sa Blue Ribbon Committee. Marami na po nangyari, marami na po ang nawasak na pangalan, lumindol na po't lahat. Ang tangi at dapat pong gawin ni Napoles ay magsabi ng totoo. Ilantad ang lahat ng nalalaman niya sa iskandalo, kalaban man o kakampi ng palasyo ang tamaan dito. Baka po lalong mabwisit ang tao kapag siya nagsinungaling. Kaya ang tangi maibabayad po ni Ms. Napoles sa mga ipinapalagay na atraso niya sa bayan ay magsabi ng katotohanan. Dapat honesto. Have honesty.